Mga kapatid, Shema, makinig, magnilay, magsalo tayo sa banal na salita ng Diyos. Ako po ay si Father Gene Pastillo OFM, isang Franciscano po sa kapatiran ng San Pedro Bautista dito sa Pilipinas. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagtatalaga ng simbahan ng San Juan de Letran. At ang ebanghelyo na ating pagninilayan po ay galing kay San Juan. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit, at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati. Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan. Ang malasakit ko sa iyong tahanan, matinding matindi sa aking kalooban. Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo. Anong himala ang may papakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Sumagot si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Sinabi ng pinuno ng Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito. At lalo silang naniwala sa kasulatan at sa mga tinuro ni Jesus. Pagtatalaga ng simbahan ng San Juan de Letran. Pagtatalaga ng isang gosali. Ay bakit nga ba tayo ay magdiiwang pa sa paggunita ng pagtatalaga ng isang simbahan o kaya isang gosali? Ano ba ang ibig sabihin nito? Mga kapatid, sasagutin ko po yan sa pamamagitan pa ng isang tanong. Dahil tayo po ay mayroon po tayong kostumbre na mahilig tayo magpapabless ng ating tahanan, magpabless ng ating opisina, magpabless ng ating sasakyan, ng ating motorsiklo, kahit na po mga papeles po, pinapabless natin kung tayo ay mag-a-abroad, yung ganun po. Bakit nga ba? Ano bang ibig sabihin ito? Eh, huwag na po natin pag-usapan ang meaning ng blessing in general. Pag-usapan po natin ang kahulugan po ng pagpapabasbas ng iyong tahanan. Ano ba talaga ang ginagawa mo kung ikaw ay nagpapabasbas ng iyong tahanan? Sa pag-blessing po ng tahanan, ito po ang sinasabi natin. Ito ang sinasabi ng may-ari ng tahanan. Panginoon, pakinggan po ninyo kami. Ang tahanang ito po ay inihahandog namin sa iyo. Tanggapin mo po ito bilang iyong tahanan at manahan ka sa piling namin. Panginoon, gawin mo po kaming banal. I-bless mo po kami, Panginoon. Tanggapin mo kami upang kami maging karapat-dapat na ikaw ay makapiling namin. Napakaganda po ang kahulugan ng pagbabasbas ng tahanan dahil iniaalay natin ang isang gusali upang maging tahanan ng Panginoon. At iniaalay natin ang ating sarili upang tayo rin ay maging karapat-dapat na makapiling ang Diyos. At ito ang maidugtong ko. Sana naman po, yung binigay natin sa Diyos ay huwag na nating bawiin, huwag na nating kunin yung mga naibigay natin sa Panginoon. Paano ba natin ito magagawa? Paano ba natin mababawi ang isang bagay na ibinigay na natin sa Panginoon? Ito po ang kwento ko. Nag-blessing po ako minsan sa isang bagay. Pagpasok po sa sala, napakaganda po ang imahe ng Christ the King na nakadikit po sa isang dingding. Para ba sinasabi, ang tahanang ito ay pinagharian ng Diyos? Alright, inspired ako
bless ng holy water. Punta kami sa mga individual rooms. Sa isang kwarto po, ito ang aking naranasan. Hindi ko po may ganun ang holy water. Hindi dahil sa isang demonyo po. Hindi dahil sa isang Satanas. Kundi dahil po sa isang poster. Isang larawan na nakadikit doon. Larawan po ng isang hubad na babae. Ay. Binigay na sa Panginoon ang tahanan. Ay ngayon, may kahati pala ang Panginoon na isang demonyo. Eh, hindi ko sinasabing demonyo ang nakatira doon, mga kaibigan. Pero ang nais ko sabihin na ito, dapat linisin din ang bahay. Kung ito man ay ibibigay sa Panginoon, dapat ito'y maging karapat, dapat natirhan ng Panginoon. At dito natin maunawaan kung bakit ang ating Panginoong Hesukristo ay galit na galit. Galit na galit sa mga tao na nadudoon po sa templo, sa loob ng templo. Bakit? Dahil ang kanilang ginagawa, templo ng Diyos, ay ginagamit nila sa kanilang sarili. Kaya nga ang ginawa ng ating Panginoon, kumuha siya ng lubid, pinagtapuyan, pinaghampas ang mga taong nandoon at sinabi niya sa kanila, huwag ninyong gawing palengke ang tahanan ng aking ama. Stop him! Has he not been told you from the beginning? What are your multitude of sacrifices to me, says the Lord? Bring forth no more vain offerings. Into a den of thieves! Kung anong ibinigay na natin sa Panginoon, huwag na nating bawiin. Tayo rin po ay templo ng Diyos. Nung tayo bininyagan, inialay tayo ng ating mga magulang sa Panginoon. At mula noon, ang Espiritu Santo ay nanahan sa atin. Huwag na nating bawiin po, huwag na po nating hayaan na iba ang mananahan sa ating puso, sa ating sarili. Sana sikapin natin na tayo na ang maglinis. Huwag na nating hintayin na kukuha uli ang Panginoon ng lubid upang siya mismo ang maglinis ng tahanan ng kanyang ama. Tayo na mismo magsisi sa ating mga kasalanan upang iyong naibigay natin sa Panginoon ay mananatili sa Kanya. Mga kapatid, na pagnilayan na po natin ang mga banal na salita ng Diyos. Ito po ay si Father Jean na muling nag-aanyaya sa inyo na huwag tayong manatiling nakikinig lamang sa mga salita ng Diyos. Sa halip, isabuhay natin ito at ibahagi sa ating kapwa.